Hello guys. Bali, continuation pa rin ito nung video ko na about sa piso wifi. Nabanggit ko dun sa last video ko na ang range ng access point ko ay around 100 meters. So ngayon, may mga iilang customer tayo na nagre-request kung pwede ba daw layuan pa ng konti. Kasi pagdating ng 100 meters, medyo nagdi-disconnect na or mahina na yung wifi natin. So, eto ngayon, ang i-discuss natin ngayon is about kung paano i-extend yung range ng piso wifi natin gamit ang isa pang router or access point na iseset natin ng bridge mode. So, i-unbox muna natin. Ayan. Ang gagamitin natin pang bridge ay yung EW71. Ang access point ko, main access point, ay EW73. Ayan. Hindi naman necessaryng ganitong model ang bilhin nyo. Nagkataon lang, ito yung ginagamit ko. Okay, ito siya. So, PoE din siya. So, outdoor high power wireless access point. Ayan. Ito yung PoE power supply niya, PoE injector. Maliit na RJ45 POTS cable. Ayan. Plug ng PoE. Okay. Warranty card. Ayan. Kayo nung bahala magbasa. Medyo malabo na yung mata ko, hindi ko mabasa. Joke lang. Ayan. Ayun. May English naman pala siya. Okay. Okay. Manual. Stainless steel cable tie. So, ito. Gagamitin to pagka ilalagay na siya sa taas. Tsaka mga tornilyo. Ito guys, huwag niyong kalilimutan ilagay ito pagka ilalabas niyo na. Or mas maigi kung ilagay niyo na dito pa lang. Para itong rubber gasket. Ayan. Para sa antena. Okay, yung antena. gigahertz, dalawang 2.4. Okay. So ito yung sinasabi ko. Ito, tanggalin niyo to. Lagay niyo na kaagad ito. Baka makalimutan niyo pa. Ewan ko ba bakit hiniwalay pa nila ito. Ayun. Tapos lagay natin yung antenna. Ayun. Para siyang gasket. Rubber gasket. Oops. Okay. So, wala na.
So ang existing ko is around 100 meters. Ngayon, i-extend natin ngayon ng around 150 meters or more pa ng konti siguro. So ilalagay natin ito sa around 80 meters. Yan. Yan. Sa around 80 meters, malakas pa yung signal dyan. So, bridge mode ang gagamitin natin. So, lalayo uli yan ng around another 100 meters. So, may total tayong length na around 180 meters. Approx. Ayan. Yan. So bridge mode. So i-on na natin. Ito nga pala, kahit saan dito, kasi pareho naman silang POE. Yan. On. Yun. Hindi pala masyadong kita. Ayan. So, hintayin natin matapos yung booting niya. Hindi pala masyadong kita. Labuan ko yung ilaw para makita nyo kasi hindi nyo nakikita yung ilaw. Yan. Okay. So ngayon, titingnan natin dito sa cellphone. Ito siya. Compass 2371. So, itong compass na mga access point na to, isa ito sa mga pinakamadaling isetup at pinakamabilis na isetup. So, ganito lang siya. So, mag-connect tayo sa compass. Ayan. Connected. Tapos hintayin natin yung portal niya. Ayan. Kusang lalabas yung portal niya. Kung sakaling hindi lumabas ang portal na to, i-type nyo lang 192.168.10.1. Nakasulat naman yata dito. Tingnan natin. Ayun. Address. IP address. Ayan. 192.168.10.1. Tapos username admin. Password is admin. Okay. So, i-type natin dito. Admin. Admin. Hindi nakikita. Ayan. Ayan. Nagbiblink na yung Wi-Fi LED niya kasi nakakonect na ako. So, admin. Isa pa pala. Minsan kasi merong version na pagbukas mo ng portal niya, Chinese siya. Dito lang siya. Ayan. May makakapili ka dyan ng English tsaka Chinese. Okay? Password add. Ayan. Ayan siya. So, apat na mode ang pwedeng i-setup dito. Router, bridge mode, access point, tsaka repeater. Okay? So, ang unang-unang gagawin, para sa akin, ah, mas safe pa rin yung palitan mo yung admin password niya. Okay. So, ang password niya, ang old password niya ay admin. So, ilalagay ko para sa akin, green. Green AP. Okay. So, yan ang password ko. Tapos, maghihintay tayo ngayon. Madi-disconnect tayo dyan. Ayan. Ayan. Kasi nga, bago na yung password niya. Pag pinasok nyo yung admin dyan,
Hindi napapasok yan, siyempre. Subukan natin. Ayun, password error. So, pasok natin yung nilagay natin. Green EP. Login. Ayan. Okay. So, yun ang kauna-unahang ginagawa ko. So, on second, yun na yung pagsiset-up ng bridge mode. Pero yung iba, dito sa wireless, sa advanced settings, kiniklik nila itong isolate. So, kung sino yung nakakaalam dyan, kung ano yung trabaho nun, pwede nyo i-comment sa baba. Kasi, i-research ko pa yun, bakit ino-on nila yung isolate. Dun sa EW73 ko, hindi ko man ginalaw yung isolate, pero working good naman siya. At saka wala akong makita sa manual niya na kailangan mong i-on ito. Kaya hindi ko i-on, i-update ko kayo sa susunod kung sakasakaling kailangan talagang i-on yung isolate. Okay? So back tayo. Balik tayo dito. So i-set up na natin ang bridge. Dito lang tayo sa wizard. So meron tayong apat na mode. Yan. Router mode, bridge mode, access point mode, repeater. So kung gagawin yung pang main access point, dito kayo sa access point. Kaso meron na akong access point, ito, main access point, gagawin natin ng bridge mode. Ayan. So sa bridge tayo. Okay. Bridge. Okay. Ayan. Wala na kayong babaguhin dyan. Kasi pagka na bridge na siya, susundin niya lahat yung settings ng main access point. So next lang. Ayan. So dito, isesearch na natin kung saan tayo magbi-bridge. Ayan. So ayun, yung piso wifi natin. So i-click lang natin itong open. Ayan. So ako, ang ginagawa ko, ikakopy ko to. Ayan. Copy. Yan din ang ilalagay ko dun sa pangalan ng bridge mode natin. Okay? So i-leave natin yung password kasi piso wifi nga, wala tayong password. Next. Ayan. So, ito yung magiging SSID nito. So, papalitan ko ng yan, piso wifi. So, walang password. Next. So, ito, huwag nyo nang pansinin ito. Mababago yan. Finish. Ayan. So, magre-reboot uli yan. Ayan. Then, madi-disconnect ulit tayo. Kasi, mawawala na yung SSID na compass. Ayun, nawala na. Wala na siya. Ayan. Ito na lang piso wifi. So, kaya naman piso wifi din ang nilagay ko para kung sakaling yun na natin yung ilaw. Okay? So, kung sakaling yung customer natin nandito sa malayo, yan, may gamit siyang cellphone, yan. So, pag lumakad siya dito, at pagdating niya dito, dito naman siya magkoconnect. So, hindi na niya kailangan ipalit-palitan yung wifi niya. So, automatic na yan. Kung saan siya malapit, dun siya magkoconnect. Basta pareho yung SSID niya. Ngayon, nasa sa inyo pa rin yun. Pwede nyo lagyan ng ibang pangalan. For example, piso wifi underscore extension or piso wifi underscore bridge. Yan, yung ganun. Nasa inyo yun. Ang problema lang doon, pagka lumipat siya, hindi siya automatic na magkukonek dun sa kung saan siya malapit. Pero pwede pa rin yun. Manually, mag-change nga lang siya ng SSID. So, subukan natin kung pumasok nga. Off natin uli yung ilaw. Yan. Okay. Nagbi-blink siya means nakakonek siya sa main access point natin. So, subukan natin ngayon. Connect tayo. Ayun. So, gumagana siya. So, yun. Natin ang ilaw. Yan.
So sana makatulong sa inyo ang setup na to in the future kung sakaling gusto nyong mag-setup ng piece Wi-Fi, or pwede nyo rin yung i-extend yung existing Wi-Fi nyo para lumayo pa yung coverage niya using ganitong mga klase ng access point. So hanggang dito na lang po. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At yung mga subscribers ko, maraming salamat po. Lagi po kayong manonood ng mga videos ko. Thank you po.